Kaya magkala lahat, papadalan kayo niya ni Mark pag nagkapera si Mark. Malapit na ako magka-channel. Hello, hello, hello mga langga, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa aking munting tahanan. Sanay kung sama kayo sa panig ng mundo naroon. Sanay na sa mabuti kayong kalagay. Nga magbibigyan lang tayo ng latest update at syempre ng good news. Kasi nga nakita nyo naman siguro sa intro ko na itong si Mark ay may sarili na ngang YouTube channel. Kaya congratulations kay Mark kasi nga unang upload niya pa lang ng kanyang bagong video o first video sa kanyang vlog ay trending agad. Ayan, kitang-kita natin na 12 hours pa lang ilan na yung views niya, 25k na yung views niya. At yung kanyang subscriber ay 10.1k subscriber na siya. Diba, napakalakas at maraming nagmamahal nga dito kay Mark. Kasi nga dito nga sa live stream ni Kuya Davis Vlog ay inanunsyo nga nila ang bagong news nga o magandang balita nga na meron na ngang channel nga itong si Mark at doon pa lang ay 1,000 na agad yung subscriber ni Mark. Biruin mo. Tapos doon pa lang, minuto pa lang, 1,000 na yung subscriber ni Mark. Diba? Kaya Mark, congratulations sa yung bagong YouTube channel. Ito na yung simula ng yung mga pangarap. Kasama na to sa pangarap mo na makatulong sa yung mga kapatid. At dito rin sa live stream nga ni Kuya Davis Vlog, sinabi ni Mark kung ano yung pangarap niya at kung bakit gusto niya nga magkaroon ng YouTube channel. At nga ni Kuya Davis Vlog, kung ano ba talaga yung gusto ni Mark at yung pangarap niya. Pangarap niya daw na makapagtapos ng kanyang pag-aaral kahit na nag-YouTube siya ay hindi niya pababayaan yung kanyang pag-aaral at gusto niya talaga na magiging pulis balang araw. Kaya tiwala lang Mark, maaabot mo rin talaga yung mga pangarap mo. At dito sinabi niya na sa kanyang pagbablog ay gusto niya talaga ang makatulong sa kanyang mga kapatid. Yung duty niya talaga ay makatulong sa kanyang mga kapatid. Kasi yun naman talaga yung pangarap niya noon na kahit na masakit na iwanan niya yung kanyang mga kapatid ay gagawin niya alang-alang sa kanila. Kasi nga kung meron lang daw talaga siyang pera ay siya na talaga yung tutulong sa kanyang mga kapatid. Kaya yun nga lang ay nag-aaral pa lang siya. Kaya mas mabuti na thanks God kasi nga nakinig niya siya sa pakiusap ng mga nakakatanda sa kanya itong si Mark. At doon nga siya napunta nga kasama nga ni Jimel dito kay Kalinga Prab. Kasi dito sigurado na mapapabuti yung buhay niya. Hindi siya mapapariwara. Hindi katulad noon sa kanila na nang dahil sa malaking problema ay kung saan-saan na natutulog itong si Mark. Dito ay sigurado tayo na matatapos at makakamta niya talaga yung kanyang pangarap na magiging pulis balang araw at makapagtapos siya ng kanyang pag-aaral at yung pangarap niya na makatulong sa kanyang mga kapatid. Dito sinabi niya sa live nga ni Kuya Davis Vlog na noon daw ay naiinggit daw siya sa mga kuya niya, siguro sila Kuya Rob, sila Kuya Davis, dyan yung mga kasakasama Kuya Edo niya, si Kuya Dan niya na nagvo-vlog, siguro naiinggit din siya at sabi niya ay kayang-kaya niya rin na mag-vlog. Kasi alam natin at alam niya rin na kumikita ka sa pagvo-vlog at malaking tulong talaga yon lalong-lalo na kay Mark. At gusto rin ni Mark na makapagbigay din ng kasiyahan sa ibang tao. Katulad nila Jimel din ay masayang-masaya. Kaya yun din daw yung duty niya na pag umuwi daw siya sa bahay nila ay i-vlog niya rin daw yung kanyang mga kapatid. At dito yung nabanggit din ni Mark na yun talaga yung priority niya na makatulong din sa kanyang mga kapatid. At dito nga magbibigay din siya daw kahit kunti kay mama niya kahit na merong kunting tampo itong si Ate Mylene. Siyempre Ate Mylene, di ba?
hindi man natin maiwasan yan kay ating Maylin. Kasi nga, kung hindi dahil din kay Mark, ay hindi nalaman natin kung ano yung ginagawa ni ating Maylin. Pero past is past na, okay na yun. Yung importante dito ay namulat na si ating Maylin sa katotohanan at yung pagkukulang niya sa kanyang mga anak. Mas mabuti na yun at maaga pa ay nalaman ng lahat yung mga ginagawa niya. Kaya Ate Maylin, huwag mong sisihin si Mark kasi nga inaalala niya lang talaga yung kapakanan at yung mga kapatid niya kasi nga naman ay nakakaawa yung sitwasyon ng mga bata. Pero at least, mulat ka na Ate Maylin nang dahil kay Mark na wala namang problema. Tanggap naman ni Mark na meron ka ng ibang kinakasama. Pero yun lang ang hinihiling niya na huwag mong pabayaan yung mga kapatid niya kasi siyempre naaawa rin siya at nasasaktan sa mga nakikita niya. At dito nga ay malaki pa rin yung respeto niya sa iyo bilang nanay. Kaya yung masasabi ko dito kay Mark kasi yun talaga yung pangarap niya na makatulong sa mga kapatid niya kasi nga 'di ba kahit na may sweldo na siya o may sahod na siya dito kay Kalinga Prab, at least meron siyang extra income dito nga sa kanyang YouTube channel kasi alam kita na natin na sa 25k views na yung kanyang bagong vlog. First vlog niya pa lang pero napakarami ng views. Yung vlog niya dito ay yung nag-a-unboxing sila ng mga pinamili nila Kalinga Prab at dito ay wala sawa siyang nagpapasalamat at si Jimil doon sa nagbigay daw o nag-sponsor siguro ng kanilang pinamili. At tuwang-tuwa yung dalawa, lalong-lalo na si Jimil kasi nga siguro paborito nga ni Jimil yung Batman kasi nga yung damit Batman, short Batman. Dito makikita natin na ibang-iba na talaga yung aura ng dalawa. Dito kasi ay habang may buhay tayo ay may pag-asa gaya nila ka Jimil at ni Mark na noon ay puro problema. Maraming mga nangyari sa buhay nila na kung iisipin mo lang ay parang hindi mo kakayanin. Pero nang dahil na rin sa mga taong magagandang loob na nag-aalala at ginagabayan itong si Mark at si Jimil ngayon ay nasa mabuti na silang kamay at magagabayan talaga sila hanggang sa kanilang paglaki at hanggang sa matupad nila yung pangarap nila sa buhay. Sana lang ay huwag silang magbago sa kanilang ugali kasi sigurado naman tayo na pag once na mapunta ka sa kamay ng matubang family, alam naman natin na matakutin yan sila sa God. Meron silang oras at time talaga kay God. Kaya ay masisigurado natin talaga at makakaasa tayo na yung mga si Jimil at si Mark ay mapupunta sa mabuting kamay at yung magiging landas nila ay pupunta yun sa magandang landas talaga. Kaya pasalamat tayo at thankful tayo kay Kalinga Prab at kay Kuya Val Santos Matubang na may gininto ang puso na handang tumulong sa mga taong nangangailang kagaya nga nila Mark at ni Jimil. At syempre, huwag na huwag natin kalimutan na isubscribe itong si Natada o Mark Vlogs nga sa kanyang bagong YouTube channel. I-support natin guys para na rin to ay malaking tulong rin to sa kay Mark para sa kanyang pamilya at sa kanyang pag-aaral. Kasi nakita natin yung determinasyon ni Mark at yung pursige niya talaga na makapagtapos ng pag-aaral. Alam natin na hindi biro yung buhay na pinagdaanan ni Mark na kahit na 15 years old na siya, na grade 6 pa lang, pero hindi niya ikinakahiya yun. Bagkus ay ginagapang niya at pinaghirapan niya talaga na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya asahan namin at nakikita ko talaga na malayo yung mararating ni Mark kasi nga yung kanyang determinasyon at yung naisip niya talaga ay yung kanyang mga kapatid niya na naghihirap din. Yun talaga yung inspirasyon niya kung bakit gustong-gusto niya talaga na makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ngayon talaga lagi yung sinasabi niya doon na meron siyang pangarap. Yun ang pangarap niya na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Kasi yun talaga yung isang kayamanan ng hinding-hindi kailanman at kahit sino pa man yung pwedeng kumuha sa atin noon pag nakapagtapos tayo ng pag-aaral. At syempre pag nakapagtapos tayo ng pag-aaral ay makakuha tayo ng medyo maganda
yung trabaho at siyempre medyo mataas yung sahod. Kaya yun ang pinapangarap talaga ni Mark na makapagtapos ng kanyang pag-aaral kahit na medyo late na nga siya sa kanyang edad nga sa pag-aaral. Pero walang imposible pag ikaw ay nangangarap at porsigido na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi yun talaga yung duty niya nga daw ay makatulong sa kanyang mga kapatid. Kasi nga succeed si Mark. Simula maliit pa lang si Mark kung gaano kahirap yung buhay na pinagdaanan nila. Kung gaano kahirap na walang tatay na katuwang ang nanay mo sa pagpapalaki ng iyong mga kapatid. Saksi si Mark na naging nanay at tatay din siya nung panahon na wala si Ate Mylene. Nandyan siya, nasaksihan niya kung gaano kahirap na mag-isa lang na itinataguyod yung mga maliliit mo pang kapatid at walang ibang magandang hanap buhay noon si Ate Mylene. Umulan man, uminit, andun pa rin yun si Ate Mylene na naglalako ng paninda. Minsan ay abutan na sila ng gutom sa kalye para lang wala. Minsan ay naabutan pa sila ng gutom sa pagtitida o paglalako ng kanilang paninda para lang may panusto sila o may gagamitin sila sa pang-araw-araw nila na pangkabuhay pero walang makakapigil sa kanila. Yun talaga siguro yung nakatatak sa isip ni Mark. Kung kaya't naging porsigido talaga siya na makatapos ng pag-aaral at makatulong nga sa kanyang mama at lalong-lalo na dito sa kanyang mga kapatid. Kaya mga langga ay pakiusap ko na suportahan natin itong sinatada Mark kanyang YouTube channel kasi nga napakalaking tulong to hindi lang para sa kanya kundi para sa kanyang mga kapatid para naman ay hindi masyado mahirapan si Ate Mylene kasi alam naman natin na wala ng sponsors ngayon itong si Ate Mylene kasi nga binitawan na nga siya ni Kalingap at ni Kalingap Rob at ni Cueval Santos Matubang. Kaya kahit sa ganito lang naman ay paraan na pag-subscribe kay Mark ay malaking tulong na rin to. Hindi lang kay Mark kundi para na rin sa mga kapatid niya. At wish namin kay Mark na sana huwag kang magbago. Kung ano man yung mga natamo mo ngayon, pasalamatan mo yan. Tanawin mo na utang na loob. Sumunod ka na lang kung ano yung nakakabuti sa iyo kasi alam naman natin na mabait ka Mark at masunurin kang bata na may takot sa Diyos kasi kitang-kita namin kung gaano ka ka-diehard nga sa Panginoon. Sana ituloy-tuloy at yung mga pangarap mo o minimiti mo sa buhay ay makakamtan mo yan basta tiwala lang at huwag kang mawala ng pag-asa. Mag-pray lagi, laging mag-iingat at huwag magpasaway kung ano man yung sinasabi ni Kalinga Prab at ni Cueval Santos Matubang. Sundin mo yun kasi yun ay nakakabuti sa'yo. Kaya sa uulutin, congratulations sa'yo Mark at asahan namin na lalaki at lalaki pa yung YouTube channel mo. Basta sabi ko lang huwag magbago, huwag matigas yung ulo kung sakaling lumago man yun, kung ano man yung mga na minimiti mo sa buhay at matanggap mo at makamtan mo balang araw, sana huwag lumaki yung ulo mo. Panatilihin mong magiging humble lagi at masunurin sa nakakatanda sa iyo kasi nga lahat ng blessings ay makakamtan mo sa tamang panahon. Kaya thankful din tayo kay Kalinga Prab at sa mga taong nagmamahal at sumusuporta dito kay Mark. Kaya yun lang mga langga, more power, more blessings to come and Jesus love us. We'll be right back.